kan saya bak kuat. Ni as manok ay kilaw ka? Ha? Ano kayo? Tulo mo ni kabo kay mo ano ka? Ni kayo? Guys, yan ang Don Ricardo's. Ito ang ating main brands. So, kabubukas po lang. Ngayon ay pupunta muna tayo saglit sa ating farm. Kasi medyo na busy tayo for the past 3 weeks. Schedule sana natin bisitain ang ating farm. 2 weeks ago, na-postponed dahil marami tayong bisita from anywhere in the Philippines. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. And shout out sa ating mga newly accomplished training na mga partner dyan sa Luzon. Si Sir Joe ng Kainta Rizal sa soon to be na maraming stores na gagawin. Si Papa Lulos Lechon Manok. So parang kabutihan magsusulputan dyan sa bandang Kainta Rizal, Pasig, and Marikina. Yun ang mga areas na binabalak na paglagyan ni Sir Joe. And then, kay Sir Joleto Jaya, nandyan sa Pangasinan, sa Calasiao, Pangasinan. Meron tayong pinapadala dyan na 2 griller kasi aside sa package, nag-additional order sa Sir Joy, Sir Jay, or Jolito ng isang griller para sa isang outlet niya. So magiging 2 kagad yung outlet niya dyan sa Pangasinan. And then kay Sir Johnny Mangaba, dyan sa Ilagan City, Isabela. So yun ang first batch natin na padala ng ating package, partner package na griller. Bali, 4 lahat yung pinapadala natin kahapon. Pinapadala natin in advance dun sa pier para makarga na, may ilagay sa container van. So yung schedule nila, alis ay October 6. Pero minsan may delayed ng 1 day or 2 days kasi nga yung pagkakargahan nila na mga van ay pupunuin. And then from Cebu, magano'n sila, by escala sila or magbaya Cagayan de Oro sila. So from Cebu to Cagayan de Oro, then stay siguro mga 1 day kasi kukuha pa ng mga karga kasi cargo ship yung pagkakargahan eh. Kuha ng karga doon, then diretso na Cagayan de Oro to Manila. So dyan sa Manila, pagdating, lahat na mga pinapadala natin na partners ay pag-texan ng taga shipping lines ng TransAsia shipping lines, pag mag-text sa inyo na dumating ng ating griller. At
hindi pa yan pakuha nila, nag-advise lang sila na dumating na, and then alisin nila yon sa container, and then once ready na for pick up, siguro the next day or next 2 days magte-text naman sila agad na ready for pick up na ating griller. So once nag-advise na sila na dumating na, at least mag-ready na kayo, na anytime the next day pwede na yun i-pick up. Hintayin na lang natin ang kanilang advice na it's ready for pick up ng ating package. So ganun po ang ating setup. Shout out sa ating mga bagong partners. Sila si Ma'am Tiny Dali ng Bayawan Negros. And then kay Sir Jemuel F. Dilaw ng Taft Northern Samar. Kay Sir Jackie Lu ng Bislig City. Kay Sir Alan Gapasinaw ng Rojas City, Aklan. Kay Sir Pat Cantos ng San Juan, Batangas. Kay Sir Ryan Solomon ng Pangasinan. At kay Sir Emel Tipa from Baguio. At balak niya rin maglagay dito sa San Fernando, La Union. Kay Sir Willie Macy. Diyan sa taga Palumpun, Leyte. Yung balak nilang paglagyan ng outlet ay yung Palumpun, Leyte. And then dito sa Cebu City. Mayroon silang nahanap dito sa Cebu City, yung sa Alopez area. And then shout out kay Sir Jay. Sir Jay Garbes. Shout out sa iyo, sir. Try natin by January, pag makauwi na kayo, i-pursue natin yung plano natin na lechonan dito sa Cebu City. May coming dito bukas. Mayroon tayong from Sambuanga, Sibugay, and then may from Kilapawan City. Magti-train dito sa atin. So guys, pag pumunta kayo dito, mag-schedule kayo ng araw. At least, mas maganda kasi pag yung training, one-on-one talaga, kasi na-experience natin na mayroong pumunta dito, tatlong grupo, medyo nakulangan ako sa, mas maganda kasi yung one-on-one para yung mga tanong lahat-lahat ay ma-address, then ako mismo din. Yung orientation natin ay tuloy-tuloy. Unlike talaga sa pagmaramihan. Kaya kung pumunta kayo dito, may balak kayong pumunta dito, mag-schedule kayo ahead, at least a month before, para makalendar natin, para isa-isa tayo mag-training. Pagpunta na talaga nyo dito, ay kayo-kayo lang talaga yung bisita. Para sulit talaga, sulit na sulit. Katulad nung training natin ni Sir Joe. So talagang ayos yung training natin. Ngayon nga, may order na si Sir Joe ng 100 na piraso na lechon Bailey by December, ha? So, resulta yun sa pagtitraining niya dito. So, kaya pinamadali niya yung paggawa ng kanyang griller ng lechon Bailey. Guys, yung training natin, kung napanood niyo yung ibang mga videos natin, madali lang naman talaga yung bali. Pag-actual na lang, gagawa tayo ng orientation, lahat ng mga tanong nyo ay sasagutin natin, and then mag-actual talaga tayo, kasi iba talaga yung actual based sa mga experience ng nakapunta dito. Sulit na sulit daw yung nila kaysa doon sa online. Pero kung talagang hirap kayong makapunta rito dahil kayo sa oras, walang problema. Step by step tayo sa online training. Meron na nga iba, nakapagsimula naman sila ng outlet nila, naka-online lang, katulad niya. Yan sila, yung mga dati natin dyan sa Laguna, sila ni Sir Henry Rosales. Then later on, bisita natin sila, napag-usapan natin, nakita natin yung setup nila. So kung meron tayong nakita na correct natin, kasi who knows, baka naman this December masyari ulit tayo dyan Luzon, bibisita tayo dyan sa mga partners natin.
So sa ano guys, yung ano pala natin, detalye ng mga kasama sa package. Yung griller natin is indoor griller, hindi po yan outdoor griller. Yung indoor griller, wala yung salamin, walang chimney. Para talaga ang sarap kumilos, ang sarap magtrabaho, yung sa indoor na griller, ilagay nyo kasi sa loob ng store nyo eh. Pag may salamin na kasi yan, may bubong, pang ano yan, pang outdoor, kumbaga ilagay nyo yan sa labas. At hindi talaga ako preferred ng ganun kasi nga, hindi maganda tingnan. Saka yung dating mo, maliit, maliit siya tingnan. Compared mo na lang sa ano, sa andok, si baliwag, di ba? Yung litsunan nila na sa loob. So ganun din yung setup natin na gagawin. Except talaga, extreme na ano na yun, nung wala, talagang wala kayong mapaglagyan at ang design nyo na dapat ay outdoor lang talaga dahil ayaw din naman pumayag ng may-ari na inyong pagrintahan. So mangyayari, parang nasa labas lang yung griller ninyo. So compared talaga doon sa setup na makikita na nasa loob yung ano, griller, ano siya, mas maganda. Kaya nire-recommend ko na talaga kung magawa kayo, gawin na lang natin ang ano, yung indoor talaga yung setup natin. Kaya yung lahat na griller natin nagagawa dito ay puro indoor griller. Wala na po yung salamin at chimney. Balik kayo na pong magagawa ng salamin. Yung salamin naman ay sa harapan ng store eh. Parang butik siya, parang butik. And then yung chimney naman, madali lang naman talaga gawin yon. Kaso lang pag dito natin gagawin kasama sa griller, pag i-assemble natin, napaka bulky na, mas malaki pa sa griller. So ang ginagawa natin, kung talagang walang mahanap dyan na gumagawa ng griller sa inyo, ang ginagawa natin, nag-assemble tayo dito, kasi plain sheet lang naman lahat yan eh, yung makapal na plain sheet. Ina-assemble natin dito and then dinidismantle, pinagtagpi-tagpi, pinadikit natin sa griller para lang kayo magkaroon ng chimney dyan sa area ninyo. Pero alam ko maraming gumagawa dyan eh. Mas maganda talaga yung gawa na dyan para mas matibay, at saka fit doon sa paglagyan nyo ng pwesto. Itong sa atin, yung chimney natin, standard na ito, yung butas sa taas ay 24 by 30. So medyo malaki yan, pero wala na kailangan na exhaust fan. But in case talaga kung gusto nyo na samahan ng chimney, mag-add lang kayo ng 7,500. Idikit natin sa griller nyo, bali i-assemble nyo na lang din pagdating dyan. Ready for assemble naman yan dahil inassemble na natin dito, then tinatanggal natin, tapos nilikit sa griller, kayo na po mag-assemble dyan ulit. Uli mag-add lang kayo ng 7,500 para namin makasama yun doon sa inyong package. So yun ang detalye. And then yung iba din naman, saan daw makahanap ng supplier ng manok. So actually lahat ay nandyan naman sa training natin yan. Sinasama sa training natin. Pero sa ngayon pa lang, kung gusto kayo maghanap ng supplier ng manok, as I said, itong manok na ito, broiler chicken, ay ano ito, mas para din itong isda na eh. Ito yung cheapest meat talaga ngayon. Mas mura pa ito sa isda kasi available siya within 30 days. Imagine, the old chick, one day, tapos after 30 days, meron na kayong available na manok kasi 30 days lang siya, harvest na eh. So napakarami yan ngayon dito sa atin. So kahit saang lugar sa Pilipinas, meron na yan, yung broiler chicken. So kung paano maghanap yan, nandyan lang yan sa mga public market. Diba? Saan kayo humahanap ng mga manok na yan? Diba? Doon kayo bibili sa mga public market. So yung mga supplier ng mga taga public market, sila yon, yung mga taga kumpanya. Sila yung nagde-deliver dyan sa public market. So ang gagawin nyo lang, punta kayo nung madaling araw dyan sa area nyo sa mga public market. Siguro mga alas 3, alas 4, alas 5, depende yan kung anong oras talaga bukas ng public market nyo. So nandoon yon yung mga nagde-deliver ng mga dressed chicken. Yung mga naka-refrigerated van. So kakausapin nyo lang na kayo ay merong litsunan. Once makakausap nyo na sila, kunan nyo ng cell number, didelivera nila kayo kasi sila mismo din naghahanap yan ng mga customer.
Kasi nga, di lang nila alam. Pero pag malaman na nila na ikaw ay mag-open ng lechon house, di deliveran ka na nila. So, hindi po mahirap maghanap ng supplier ng manok kahit saang parte dyan sa Luzon. Yun ang gagawin nyo. Okay. So, kasama ko guys pala si Madam Rox. Madam Rox. Hi. Ayan guys, so yun palang mga ano ba guys, yung ibang mga teknik ng pagluto, pagtuhog. Nandoon yun sa channel ni Madam Rox. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe din sa channel ni Madam Rox para mapanood niyo rin doon yung mga ibang ano natin. Kasi hindi tayo sa ating channel, kalimitan ay mga ano lang ito, mga advices. Pero yung mga actual talaga yung pagtutuhog, pagluluto, yung mga teknik, doon sinasabi natin doon sa channel ni Madam Rox, Madam Rox Farm. Isalin nyo na rin guys si ano si Subok Boy, yung paggawa ng chimney. Mayroon din siya doon. Si Subok Boy ay ating regular na employee, siya yung tagagawa ng ating griller at ng ating mga chimney. Mga project natin na mga lechon house, siya din yung gumagawa. Kaya subscribe nyo rin si Subok Boy. So ano pala guys, itong ating farm ay mahigit 1 hour and a half ang biyahe. Nasa norte pa rin kami kasi ay nasa Liloan, Northern Cebu ito. So yung farm namin ay nun dun sa norte, northern part pa rin. Medyo kami, magbiyahe kami ng 1 hour and a half. So hindi naman problema yung ano guys, yung distansya. It's a matter of time lang kung meron kayong sasakyan. Ilang oras lang darating na kayo doon sa farm ninyo. So ganun din naman siguro sa Manila, diyan sa Luzon. So karamihan naman siguro diyan mga farm ay nasa malalayo. Yung mga hilig talaga sa farming, eh okay lang sa kanila kahit malayo. Nakaka-enjoy din naman kasi pag nandun ka na sa farm eh, hindi mabayaran ng ano, yung makaka-relax ka. Sarap parang ano, mag-stay sa farm. So itong farm namin ay nabili 3 years ago. So ano to, na-encourage din tayo nung nagano tayo, palagi tayo kasing nanood ni Sir Buddy sa agribusiness. Isa po tayong solid na fan sa channel na Sir Buddy. Kahit pa nung hindi kami nagkakilala, na ano na tayo, loyal subscriber at fans talaga tayo sa channel ng agribusiness, how it works. Hanggang nagka-meet kami ni Sir Buddy dito sa Cebu, kaya nagka-features tayo. Ina-acquire natin to, yung lupa natin. Maliit lang to siya, 1/4 hectare. Yan guys, ito yung ating farm. Ang maliit na farm. Paikutan ng maraming puno ng mangga. Ilang mahigit na siguro isang buwan dito ay nakapunta dito. Tingnan nyo. Ang palibot. Meron tayong tanim na mga dragon fruit guys. Yan o. Yung ginamit natin niya ay balag lang, yung malalaking yung ano, yung puno ng kawayan. Yan lang ang inano natin, yung ginagawang temporary na pagkatayan niya. Lahat nakapalibot dito ay mga mangga. Yan yung ano natin, yung mga bahay-bahay, yung tinirahan ng ating taohan. Meron tayong mga alagang manok, mga Rhode Island Red. Yan. Ang hirap kayo sa farm pag yung tao mo hindi marunong. Yung aming mga ano doon sa bahay, yung mga stocks, mga hindi naman basura, yung mga buti-buti, lahat ng mga gamit-gamit dito tinambak namin kasi punong-puno na doon sa bahay. Yan.
So ito yung problema namin, napakalaki na ng mga mangga pero hindi na siya ganong productive. So nung nakausap ko si Sergio, may tinuro siya sa akin na kung paano daw magiging successful sa pag-uuling, kasi sa kanila daw marami din siyang puno ng mangga. Tulad nito guys, napakalaking puno na yan. Hindi siya namumunga, grabe. So ang dami-dami ng sanga, so kailangan talaga ito i-prone. Balak ko ito i-prone dahan-dahan. So ano lang, ilang puno lang tapos yung mga sanga ay iuuling natin at magagamit na rin sa ating lechonan. Dati ko pang nag-iisip na mag-uling, kaso lang di marunong yung tao kong mag-uling. At tinuruan ako ni Sir Joe kung paano mag-uling. Kaya try natin ito i-apply lahat dito. Mga malaking puno ay i-pruning natin yan at gawin nating uling. So makasave na tayo sa ating binibiling uling na tag 350 per sack. So ayos na yun ang ating mga, kita nyo guys. Ano yan, mahigit 30 puno na ano yan, mga malalaking mangga. Ang hirap dito magtanim kasi yung klase ng lupa ay ano siya, parang pink or iwan ko anong nandito sa lupa na to. Dito tinanim namin ito ng mga ampalaya. Kita nyo naman mayroong siyang mga umbok-umbok na dahil pinaano namin ito, pinapaararo. Ayun. Pero walang nangyari kasi namamatay lahat. Tingnan nyo na nag-raise bed kami doon banda. Try namin na ganun, kumuha kami ng mga pig at chicken manure nandyan. May mga manok, inaano lang, kinakakha. So doon banda, meron akong tinanim na yan dyan. Meron akong tinanim na giant bamboo. Ilang buwan nakaraan. So nabubuhay siya. So naisip ko ngayon na kung ganito na lang na kahit ano-ano yung tinatanim ay hindi siya nabubuhay, parang plano ko ay uubusin ko ito sa pagtatanim ng mga giant bamboo. Ayan, katulad na yan, balag na yan, napakalaki na yan. Oh. Nasa ano yan kawayan yan. So yung giant bamboo natin, napakalaki. Galing ng Mindanao. At ditong banda, may tubig siya na naiipon. Galing daw to sa kabila. Tapos dito, yung parte na ito ay medyo mababa. Kaya maganda nito, pispan din . Pero nauubo siya tuwing summer, nawawala din yan. So bala ko dito, itong mahigit 1/4 hectare, uubusin ko ito sa pagtanim ng giant bamboo. At least pwede ko na itong iiwanan. At itong tao kong ito, dalhin ko sa sang farm natin sa Bohol. Medyo malaki kasi yun doon guys. Ano yun, mahigit 3 hectares yun. So doon talaga yung i-develop natin na maraming tatanim. Tita nyo yung dragon fruit natin. Yan, hindi na ganong na. Ito kasi, tingnan nyo. Nire-raise natin yan kasi matubig siya . So nire-raise natin. Kaya tataniman natin, tinataniman natin ang dragon fruit. Hanggang doon. Medyo marami-rami na ito. Pero sa ano ko kasi, tansya ko, hindi siya nabubuhay ang mga gulay or meron din akong tanim dito na namdukma yung mangga na matamis. Meron dyan pero hindi pa rin siya talagang parang hindi siya nabubuhay. At doon, meron akong nakita doon na tanim kong giant bamboo ay nabubuhay siya. So kung ganun, uubusin ko to sa pagtanim ng giant bamboo. Yan ang naisip ko kasi para ano na lang natin, pwede nang iwanan for ano, pag lumaki na yung mga giant bamboo, pwede natin iwanan. At yun ang sinasabing live a plant and live. Iwanan natin at pwede natin balikan kung malalaki na. Meron kami mga tinatanim na mga saging. Yung may mataba naman, pero yung iba talagang namamatay. So yun ang hirap sa farming.
Itong ano kasi yung lupa yung problema. Sa tingin ko dito yung lupa. Sinong tinanim namin to dito? Meron ito. Tinanamin ng ampalaya dito, banda lahat. Namamatay. Kasi nung yung mangga ay minsan ay sasabuag siya ng maitim na mga dagta galing sa ibabaw ng mangga. Yung mga tanim sa baba, nangitim din ang mga dahon. So namamatay. Ito, mayroon tayo dito. Itong nilagyan natin ng abono ngayon. Ano to guys, yung the sweetest mango in the world daw, sabi nila, yung Namdukmay. Ito yun. Tapos dyan, mayroon din sana akong EBR na mamatay. Sana mabubuhay nito at medyo malaki na siya. Nasa 4 feet na. So grafted dyan na Namdukmay. Ito rin dito, mayroon din tayo ditong Namdukmay. Oh. Ito rin. So, inano natin. Nilagyan din natin ng pig manure. Tain ng baboy. Kumuha tayo dun sa ano, piggery na kilala natin. Tingnan yung mga manok. Yung raised bed natin. Tatanan sana natin ng mga gulay-gulay yun. Kasi yung pig manure na tagal na naka-imbak sa sako. Nilagay na natin kasi ano na, tuyong-tuyo na ngayon. Ayan. Kinakaka ng mga manok. Tingnan yung mga, ito yung ano natin, yung mga Red Island. Rhode Island Red. Yan yung ano natin, yung mga saging. So, ito dito, ideal talaga nito ay poultry. So, pwede ito itong lagyan ng poultry, conventional na poultry. Yung bala ko dito ngay, pag matuloy yung plano ko, paikot dyan yung lahat, poultry yan. Paikot dyan. Yung maliit na bahay lang, yung conventional na design. Yung ano lang, yung parog, parang plywood, pahaba siya, paikot dito. Tapos, ganun lang kalaki ng plywood, yung sahig niya. Tapos, yung 3 feet yung height. Tapos, yung galing sa lupa, mga 4 feet lang siya. So, madaling, you know, madali siyang gagawin. At paikot, pataas siya, pahaba. Yung ang bala ko dito, broiler chicken din. So, ano siya dito? Doable siya dito kasi nga itong lupa ay hindi siya productive. So, someday, gagawan ko ito ng, taniman ko ito ng, ano, yung, sa area na walang, ano, walang poultry, taniman ko siya ng giant bamboo. Tapos, yung paikot doon sa ilalim ng mangga, yun na doon ang mga, ano natin, manukan o yung poultry na pahaba, yung conventional na poultry. Yung kasing laki lang ng plywood pero pahaba siya. Paikot dyan sa mga ilalim ng mangga. Tapos lagyan na natin yung atip niya o yung pwede lang yung luna o yung trapal na blue. Pwede na yun. Kailangan lang doon yung sa bungbong, sa ano niya, sa gilid ay meron siyang hangin para pag malaki na yung manok, meron siyang hangin na ano, siya, conducive sa para hindi siya ganun mainit. Ito ang maganda dito. So, lahat dito sa gitna, lilinyahan natin ng mga giant bamboo and then sa lahat palibot, ilalim ng mangga ay gawa natin ng poultry. So, ano guys, ang hirap mag-maintain. Isang linggo, pinapuntahan ko dito, pinapa-mower. Dalawang linggo na yata, o dalawang linggo, tingnan nyo na yung paligid, o. Nandiyan naman yung damo. Ayaw ko rin lagyan ng ano, yung pampatay yung herbicide. Ayaw ko rin mag-apply nun kasi baka masira yung lupa natin. So, kaya nga, 2 weeks ago nagpamower ako nito. At yan na rin ang tsura. Dami rin damo kaagad. Kinukuha namin yung mga maliliit na sumusunod na saging kasi itatanim natin yung mga ang tawag dyan followers, kuha natin para itatanim rin natin. Ito guys, meron tayong rubber plant, meron tayong mga ito yung madre de agua.
Ito, yung rubber plant na rin. Ibang klaseng rubber plant. Marami tayong tanim dito. Ito, magandang tanim ito. Ito, pa, tawag nito ay sifter. Maganda ito pang ano, pang landscape sa malalaking ano, hotel. Kasi yung ano niya nito, yung bulaklak niya nito ay tumutubo mula doon sa ilalim. Papunta dito sa taas. Para siyang sifter na mataas. Ano, mataas yung malaki. Kulay red. Napakaganda. Punta tayo dito sa road natin. Yun na nyo yung mga manok guys. Kinakakayo. Dito yung ano natin. Receiving guys. Dito tayo nag tatambay. Yung ating bahay. Dito sa likod, dito yung mga manok natin. Pinapalabas natin yung mga manok kasi para mga exercise. Yan, dito. Ito lang nakapark yung sasakyan natin sa gilid. Di pa natin pinapasok. Yan. So, ito guys, oh, yung mga lahat na gamit namin doon sa bahay, dito namin dinadala para nagiging ano ito, tambakan. Yung punong-puno na kasi sa bahay, dito namin dinadala. Dito yung itlogan na ng mga manok. Yung ating Red Island Red dyan, nanging itlog. So doon, doon si Madam Rocks kayo. So, yun. Ito yung sinasabi ko guys, yung ating giant bamboo. Nabubuhay siya eh. So, ilang years yan. Tutubo yan. Yun. Kita nyo guys, napakarami tayong mga sanga. Yan. Sanga ng mangga yan. Pinuproning natin yung dalawang ano lang, dalawang puno. At tingnan nyo, napakadami na niya. Dalawang puno lang yan, pinuproning natin. Oh. Napakadami. Kaya, tinuturoan ko yung tao natin maggawa ng uling. Ito pa, yung isang ating giant bamboo. Ito yung kasi yung tinatanim ko. 1 month ago, 2 months ago. Yan. Buhay na siya. Oh. Yan. Ang ating giant bamboo. Tingnan nyo. Tinatanim ko lang. Tinry ko lang kasi baka kung di ba pwede. Mabuhay pala siya dito. So, kaya naisip ko, kung ganun, lahat dito. Tataniman natin ang mga giant bamboo. Tanya naman yung ano ko, yung natanim natin ng mga saging, payat na payat. Kasi sa ilalim kasi guys, ibang klase ng lupa. Medyo pinkish tsaka red. Ewan ko, ano, parang klase, para siyang mayroong mga chemicals na klase ng lupa. Tingnan nyo naman yung lupa. Parang may silica siya eh. Mukhang may silica yung klase sa lupa dito. Kaya, since nabubuhay yung ating giant bamboo na yan, so, tingnan nyo, buhay naman yan. Bala ko eh, dito lahat, half of the 1/4 hectare ay gagawin nating plantation ng giant bamboo. At sa gilid yung mga mangga. Ayan. Ito guys, oh, kita nyo na. Daming sanga ng mga mangga. Nung pinupro namin yung ilang puno lang, dalawang puno lang yon. So, ito pa yung may malaki pa. Oh. So, napakarami pa yan i-pruning natin. So, imagine yan, lahat isa-isahin natin pag-prune yan. Napakadaming uling natin. Maano tayo, makalibre tayo sa ating uling. Hindi na tayo bibili. As, okay, so maraming salamat Sergio sa ano mo, sa pagturo mo sa paggawa ng uling. Ayan. Okay. So ano guys, pauwi na kami. Mag-alas 3 na ng hapon. Balik na kami doon sa bahay. Maraming salamat sa inyong pamanood guys sa share kong farm natin. Next time yung farm naman natin sa Bohol, ang aking share po sa inyo. Alam ko marami ditong mayroong mga farm sumusunod ni Sir Buddy. Sa akin ano pa lang, bago lang ito kasi didevelop pa lang natin. I hope by how many years from now ay madedevelop na rin at sana mga nakikita natin doon sa channel ng Sir Buddy magkaroon tayo ng idea kaya ang gamit na gamit yung
channel ni Sir Badge. Kuha tayo doon ng mga maraming aral na pwede nating ma-apply sa ating farm. Okay, hanggang dito lang muna at maraming salamat sa inyo at bye-bye.